paano ang ticket ko lang po. Basta makakain lang po ako. Ano daw? Bigyan mo na lang na ano. Ano ba yun? Batangas? Batangas. Para may sabaw. Tapos soft drinks din, bigyan. Sir, maraming maraming pong salamat po din. No? Maraming pong salamat po din, sir. Sa Diyos kayo magpasalamat. Habang ako'y kumakain sa Kuya Dwens sa Taytay, ay may nakita akong isang lalaki na lumapit at humingi ng pagkain. Napakalungkot ng kanyang kalagayan sapagkat putol ang kanyang mga paa at tanging saklay lang ang nag-aalalay. Dahil dito, hindi man ako ang hiningian ng pagkain sapagkat direkta siyang humingi sa mga waitress ay kaagad kong sinabihan ng waitress. Napagbigyan siya ng pangkakain at ako na po ang bahalang magbayad dito. Anong dating trabaho ninyo? Ano? Vendor machinist po, sir. Vendor? Vendor machinist po, sir. Ano? Paano naputol yung pani niyo? Ano po, sir? Nabanggaan mo kami, sir, ng ano? Ng malaking truck. Si tatay ay hindi ordinaryong pulubi. May talento siya at may galing. Isa siyang magaling na welder. At naputol ang kanyang paa dahil sa isang aksidente. Ang gagawin po, ano, kasi po sir, kung driver, tapos ako pong vendor niya, ako ang kapagkagawa ng mga bintana, aking window. At ako sir, tinatuloy kasi ang driver niya. Naantig ako sa kanyang mga sinabi sapagkat marunong daw siya ng paggawa ng mga steel windows, pag-welding ng kung ano-ano. Hindi siya pulubi. Subalit, napipilitan siyang manghingi sa kanyang kalagayan sa ngayon dahil wala siyang trabaho at kailangan niyang mabuhay. Meron po kasi maliit lang na bahay, sinigit lang sa mga magulay ko. Bahay lang po yung ako lang po ako. Tapos natusulo kayo? Opo, sir. Eh, sir, ang sana sir, makapagalit po kasi ng trabaho. Anong trabaho? Vendor po, sir. Vendor machine, sir. Vendor fabricator, sir. Mga kumagawa, sir, ng mga mga bintana, kipinyo, Ilan ang kanyang kapansanan ay gusto niyang lumaban ng parihas. Ang sabi niya, trabaho ang kanyang kailangan. Kung mayroon pagkakataon na mabigyan siya ng oportunidad na mabigyan ng trabaho base sa kanyang kakayahan, ay nakahanda naman niya itong gawin para mabuhay. Ilan po yung ito? Tingin niyo, kung mayroon kayo din, makakapagluto kayo, mabubuhay kayo na? Pwede po, sir. Oh? Kung mayroon kayong preschool card, kaya mo i-operat? Masa, sir, ano? Ilan po yung sa kapag-arapan natin? Sa pagkakataong ito, tinanong ko siya kung magkakaroon ba siya ng oportunidad na mabigyan ng kabuhayan. Halimbawa, ng isang baseball card ay kaya ba niyang i-operate o kaya ba niyang gawin? Ayon sa kanya, ay pwede naman sapagkat hindi na siya lalayo doon sa kanilang lugar. Madaming tao doon at doon na rin mismo, malapit sa bahay nila, doon na siya magtitinda. Okay.
Subalit kung magkakaroon siya ng oportunidad na magkaroon ng trabaho at tatanggapin ang kanyang kalagayan, base sa kanyang kakayahan, gusto niyang magtrabaho bilang welder. Ano na siya? Ilang taon na po kayong ganyan, Tay? Ano po? Nangyari po yung pagkakindente ko po mga 2019. March 27, 2019 po siya. Sa Rowas Capit. Eh, anong kinabubuhay niyo rito ngayon? Pansamantala, sir. Ano? Nakabili ako ng welding machine na maliit na galing sa ayuda. Ah, mayroon kayong welding machine? Opo. Oo, tapos? Ayun po, inuna ko pong bilhin yung welding machine po. Pero, dahil welder kayo? Ayun po ang trabaho ko, sir. Ah? Welder. Kaya po, sir, ayun ang inuna po. Para, kung sabihin, nakilala nila ako din na nag-welding ako sa bahay namin. Kaya tawag nila ako. May kuryente naman kayo? Ano po, sir, wala po. Ano lang, sananay ko po yung kuryente po. Bawal ko gamitin sa pag-welding. Oh, kasi kailangan may ano eh. Nagulat ako kay tatay sapagkat sa hangarin niya na maituloy ang kanyang ambisyon makapagtrabaho bilang welder ay bumili siya ng portable welder. Ito daw ay kahit on call siya o tawagin ay at least mayroon na siyang magagamit. Nais kanyang ipakita ang kanyang talento. Nais niyang ipakita actual sa video ang kanyang ginagawa. Ang sabi niya, kung may pagkakataon ay kunan mo ako, sir, upang sa gayon ay mapansin ako ng tao at kunin nila ang aking serbisyo. Ibang araw naman, o kaya minsan meron. Pero sir, kung wala talaga ako, tanggap ako ng trabaho, yun, nalakas ako lang sa Dorothy Dela. Nangihingi na lang sa attention. Nangihingi na lang kayo? Sa mga kaibigan ko, sir. Ang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ni tatay ay dahil sa pandemya ay walang mahanap na trabaho. At dahil dyan, ang ginagawa niya ay nag-iikot na lang siya at napipilitan siyang manghingi sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kakilala para matugunan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. At yung nanay ko, pero yung kuryente po, nakabit po yun ng nanay ko. Oh. Bawal akong tumanggap ng welding doon sa bahay ng nanay. Oo, oh, kasi maliit kailangan lang. Hindi, anong nung tapos yun? Paano ka nakarating? Naglakad ka na? Ano? Lakad lang? Tulad yun lang po, sir. Ikot-ikot lang ako. Pinupunta ko, sir, mga dati kong kaibigan, mga mayroong mga welding shop, mga dati kong boss. Oo. Oh. Pinapasya lang po, nag-apply. Anong pangalan nyo? Ano? Si Bernandez po, sir. Ayan, mga kaibigan, si Jose Bernandez sa kasalukuyang nakita ko habang kumakain ako rito sa Kuya Dwins. Pumasok ko siya. Tumingin ng pagkain at papakainin po natin. Sa pagkakataong ito ay tutulungan natin si tatay sapagkat malapit lang kami sa tahanang walang hangdanan. Uunahin kong misyon ay alamin kung paano tumanggap sila ng ganitong klaseng mga tao upang magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho sapagkat magiging masaya si tatay kung mabibigyan siya ng pagkakataon na magamit ang kanyang skill o kakayahan bilang welder. Ito lang ang tanging paraan na may tutulong ko sa kanya. Bagamat habang hinahanap natin ang pagkakataon na matugunan ang kanyang pangarap na maging welder ay hahanapan din natin na matugunan din ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya muli nating babalikan si tatay sa bahay niya mismo upang makita natin ang actual niyang kalagayan. Magawa niyong tulong para sa akin. Okay lang ba itong binibidyohan kita? Okay lang naman sa'yo. Makikita kayo ng buong hindi lang ng Pilipinas, kundi mga buong bansa. Vlogger po kasi ako eh. Epo. Sir, ang date na rin po kayo sa nabibidyohan naman niyo ako. Sir, pwede ko sana akong hilingin, sir. Ano man yun? Sir, sa kalagayan po, sir, ngayon, nahirapan na ako, sir. Nahirapan na po kung paghanap ng permanente na trabaho, yung tatanggap po sa akin. Kaya ho, tama ho, kasi may Inihingi ko sana, sir, kung
pinutan na eh, makakatutan na yung ano, yung kumpanya na nakabangga sa amin, yung Merawa City. Yun ang ano natin kasi medyo malayo. O yay, ang problema ho, una, malayo yung Urawa City. Pangalawa, ano. Siguro, ang tanging pwedeng maitulong mo sa'yo, dahil tinatanong kita kung willing ka bang magkaroon ng kabuhayan, baka gano'n na lang, no? So, pag mayroon ka bang baseball card, pwedeng-pwede na sa'yo yan, mabubuhay ka na ng gano'n. Kaya mo nang itangguyod kasi dito naman madaming tao, no? Opo, ano, baseball, saka... Hindi ako nangangako, ha? Nakapalamig ko, sir. Walang problema ko yun. Hindi ako nangangako kasi kung bibigyan ka ng ganung opportunity, kasama na yung card, kasama ng puhunan doon, ha? Pero, hindi ho ako nangangako. Kaya kaya ako, no, ipagdasal mo, magdadasal din ako. No? Pagka mangyari na magkatagpo tayo muli, eh nawa, may bit-bit akong ganung regalo para sa'yo. So, huwag ka lang mainip, huwag ka lang mawalan ng pag-asa kasi isang araw bumabalik ho ako, ha? Sir, hindi pa rin ako, sir, ano, mawalan ng pag-asa, magkano pa rin ako sa gasir. Oo, ganun o. At basta ang pinaka-importante, klaro sa'yo, kung sakaling magkaroon tayo ng opportunity na mayroon akong mairegalo sa'yo, eh, ganun ang pwede natin gawin at may manatulong. Pero sa kabila nga, sabi ko eh, abangan lang natin, no? Kasi mag-aantay tayo ng pagkakataon. Sabi pa nga na may ano tayo. So, maraming salamat po, sir. Pwede ko kayong manawagan sa mga makikinig sa inyo. Baka may makakita ko sa inyo at may busilak na puso. Manawagan ko kayo. Fortunate na pa rin. Pwede po ngayon, sir. Ito na, magnag... Pwede po kong manawagan. Opo, sige po. Manawagan ko kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga nakakita sa akin. Humingi po sana ako ng tulong. Na sana po ay tulungan ako sa nangyari po sa akin. Sa... pagka-accidente po sa akin. Sa ngayon po, humingi ako ng tulong sa inyo na magkaroon po sana ako na... Anong pangalan ng kumpanya na naka-accidente sa inyo, alam mo? Ano po, Esano? Esano Mall. Ha? Esano Mall. Gaysano Mall? Oo, Esano Mall po. Esano Mall. Ba't Gaysano? Tagaw Gaysano sila? Ano po? Ang may-ari po ng truck po yun. Ang may-ari ng truck? Kaysano mo po. Anong pangalan? Alam mo? Kilala mo? Ano po? Andito po sa akin yung ano eh, yung police report letter. Hawak mo? Andito po sa akin lahat yung mga... Nasa bahay mo? Oo, andito po sa akin. Itago mo lang. Sa sunod na pagkikita natin, para tingnan natin gano'n na lang siguro, pwede rin may tulong natin, ha? Mahirap kasi mag-pinpoint ng tao, tas wala tayong basihan. Baka mamaya balikan tayo, ano? So, ayan po makaibigan si Tatay. Ang tatay? Ako po si Jose Bernardes po. Tatay Jose Bernardes. So, nakita lang po kami opportunity na pumasok ko siya dito sa kainan at humingi ng pagkain sa atin. Inabutan naman natin. Tingnan natin kung anong may tutulong natin sa mga darating pang mga araw. Sa munting panahon na pag-uusap natin namin ni Tatay Bernardo ay napagtanto ko na napagkaitan din siya ng hustisya sa kanyang pangyayari. At isa din ito sa kanyang kahilingan na naway magkaroon ng hustisya. Kaya hindi man natin dito may sasayos dahil wala man lang siyang papilas. Pero kung mayroong hawak siya ay titingnan natin kung ano ang may tutulong. Magpaganong pa man mga kaibigan, nangangako ako sa aking sarili na muli kong babalikan si tatay upang tingnan mismo ang kanyang kalagayan, ang kanyang tahanan. Kahit papano ay meron tayong maibigay na pantawid man lang sa kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw sapagkat ramdam ko na, ramdam na ramdam ko ang pagod, ang bigat at hirap na kanyang nararanasan ngayon. At tulad ng sinabi natin, sisikapin natin alamin kung ano ang patakaran ng tahanang walang hagdanan na nakabase dito sa kainta upang sa ganun ay mabigyan natin ng idea kung papano baka naman si tatay ay mabigyan ng pagkakataon na mailabas ang kanyang talento sa pamamagitan ng pag-welding. Bagamat ako'y nananawagan sa sinumang taong may kakayahan, may mga shop na ganyan na nangangailangan, naway bigyan natin ng pagkakataon. Bigyan natin ng muling pagkakataon ang tulad ng tatay. Bagamat
Siya ay putol ang paa, hindi napuputol ang kanyang pangarap. At ayaw na ayaw pa rin niya maranasan ang panlilimos sa lansangan. Naway dumating ang swerteng ito. Sa muli po mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat sa munting panahon na ating pag-ikot sa lansangan ay nakakita na naman tayo ng munting taong ating natulungan. Sa pagpapakain man lang, pagsishare ng pagkain sa kanya, naramdaman kong masaya na rin siya. Naway magkita tayo muli, tatay. Sa muling pagkikita natin, naway may bitbit na rin akong regalo na magpapasaya sa iyo. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito mga kaibigan, ay sanay inyo pong pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated kayo sa susunod kong mga video. Sa muli, ito po si Taong Gala. Shout out po sa lahat ng ating mga kasama sa Team Taong Gala. Rich Falcon TV, Aljos Eagle TV, Angelo Alicante, I Loves TV, Andre M. Vlog, Coco Marti, Buhay Bundok, Pentorados TV, at Boss Day. Sa muli mga kaibigan, ito po si Taong Gala. Naway patuloy ninyong tangkilikin ang ating mga video sapagkat nakahanda po tayong magbigay ng tulong sa abot ng ating makakaya sa mga taong masasalubong natin sa lansangan sa bawat paggala ng inyong kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat.